ginagamit ng Diyos yung mga bagay na sa tingin ng tao ay hamal. No? At kung ano naman yung sa tingin ng tao na mahusay at magaling, yun ay kamangmangan sa Diyos. No? Yun ay dumb sa Panginoon, katangahan sa madaling salita. So, kapaligtaran, si Herod naman, nung nalaman niyang ipinanganak na yung hari ng mga Hudyo, instead na matuwa siya, yung nangyari sa kanya, he was deeply disturbed. Bakit siya disturbed? Kasi, nakarealize agad niya na may mga agaw ng trono niya. At dahil may mga agaw ng trono niya, ayaw niyang ibigay yun sa iba. Ganun yung tendency natin palagi yung insecure at threatened. Kasi normally, ang tao, palaging ang gusto niya, may hinahawakang teritoryo. Gusto natin meron tayong nahahawakan, meron tayong pag-aari, meron tayong teritoryo. Di ba? Ganun ang tao eh. So si Herod, hindi siya kakaiba sa mga animals. Mahilig siya sa teritoryo at mahilig siya sa ano yung sakop niya. At ayaw niya ibigay yung kahit alam niya dumating may hari. And by doing that, naging siyang foolish. Kasi bakit? Dahil the more na magre-resist ka sa isang tao o isang nilalang na mas makapangyarihan sa'yo, eh, para mo na rin lalo sinisira yung sarili mo. Tama ba? Kasi there's no point na ma-insecure ka o ma-threaten ka. Kasi kapag ganun na feel mo, gagawa ka na ng mga drastic moves at mga unnecessary at mga hindi tama na desisyon. At yun yung ginawa ni Herod. So, instead na tanggapin niya si Jesus, na-threaten siya, hindi lang yon, gusto niyang patayin. Imagine that. No? At nangyayari yun, totoo ba? Tulusin, hindi naman talaga dapat magdelikado, pwede naman kayo mabuhay ng sama-sama at masaya. Pero dahil, again, gusto mo itong teritoryo ito, hindi mo ito ibibigay sa iba, kahit karapat dapat na yung tama. Ano makikari sa'yo? Hindi wise. Kapubuhin yun. Kaya ano nangyari kay Herod? Hindi niya nakuha yung buhay na walang hanggan. And cut the long story short, namatay din siya, hindi naman rin niya nagdala yung kayamanan.